first topic na muna po. Ano ito? Gusto mo? Hindi pa po ready mag-usapan. Ano ba gusto mo pag-usapan? Hello, nasad na. Sama ka muna sa amin. Ayoko? Huh? Ayoko? Grabe naman ito. Grabe naman. Sige, mo muna ako. Sige na, please. Ang cute. Sabado naman bukas eh. Okay lang yan. Alam mo, bilis lang naman kasi pag mabili na rin yan. Parang oras lang. Kulang na kulang para sa akin yun. At siyempre gusto pa kita makasama. At pwede naman kita ipaalam ka na ano, kala mama mo, kala mami. Hello mga kalingap, welcome back sa ating channel. We're here sa latest bahay natin, ang going pabahay. Wow. Ang bahay po ni Viancy. Ano? So ayan po, malapit na po ito. Halos nasa, actually, hindi naman ganun kalapit. Siguro mga 50%, no? Kasi ang pinakamatrabaho talaga dito, yung pagbuhos. Pag nakabuhos na yan, mga kalingap, madali na lang po yan, mga kalingap. Tuloy-tuloy na yan. So, ayan. At saman niyo po kami. Tingnan po natin, tanungin po natin kung anong update. Tanungin natin si Super Mac kung anong masasabi niya, kung anong balita. At, so ayan, let's go, mga kalingap. So, ayun mga kalingap, at dito tayo sa likod ng bahay, medyo maingay po doon at nag-ano sila, nagbubuhos gamit yung mixer. Bawal naman po itigil yun. So, ayun, at ang bubuhusan pala yung kalahati sa kayong harap. Ayun o, yung pinagpepestuhan nila ngayon, likod yan, di ba? Kasi mas malawak pa yung likod nila, Biance. Lawak, no? Parang may balcony sa harap. O, yun mga kalingap ang mangyayari. At andito si Mac makasama natin. So, mga ilang araw yun, saan nang abutin niyang pagbuhos niyo? Ano lang, maghapon lang. Ah, maghapon lang? Maghapon lang namin binuhos. Ayos, ayos. Kasi dagdag tayo ng manpower para... O, kaya palang dami ngayon, no? Kompleto lahat yung... Ibiro talaga ang mag-ano ngayon minsan, ano? Pagbila ng pagbuhos, kailangan talaga darang, mga trabahador. Saka hindi pwedeng maputol kasi yung buhos ng islab. So, yan lang man yung pinakamahirap gawin dyan, ano? Yan na lang. Kasi pagkatapos niyan? Pagkatapos niyan, angat na. Poste na naman yan, pataas, asintada. Asintada so, na naman. Na. Tapos tubong na. So, ito lang talagang komplikado sa kayong pagbukay, no? Engineer Mac. Kasi yung puting, tsaka yung islab. Kaya, yun. So, mga nasa ilan, sa tingin mga ilang percent na yan? Pag sa bahay kasi, pag nakabuhos ka ng islab, halos nasa 50%. Yun, tama. Wow. Sabi ko kayo na nasa 50% na ito. Kasi yung islab, kasi yan ang pinaka-ano kasi na dyan. Pag nag-angat yan, mabilis na ulit yan. Ayan. So check ko lang yung budget natin. Ano? May lista po akong budget dito. At kung magkano na ba yung gastos natin, papakita ko kay Mac. Ayan. Kasi yung bawat order natin, pinapahista ko sa ating admin secretary, kay Irene. So, ano pala yung san? Kasama yung lupa na nabili natin, saka yung mga materials dito, labor. Grabe, nasa million na. Pwede. Oo, pwede talaga. Pwede. Nakalista kasi dito. Laging ano eh. Kasi yung budget natin, 1,060,000. No? Shoutout kay Tita Melba, Tita Pink Provido, Mami Rixit, Tita Anna of Japan, Sir Leo D. Ayan. So, kasama yung lupa, ang budget natin sa lupa, saan ba? Ay, 200. 200? Ay, no, 200,000. Wow. Grabe. Talagang pasok na kasi ang order natin halos 100K ng 100K. Halos weekly tayo nag-go 100K. Kaya nga. Sunod-sunod na order na. Grabe, oh. Ayan, oh, lupa, 200. So, plus yung ano pa? Yung mga ibang ano materials. Di lang nga tatuwal kasi dalawang ano ito eh. 400 ang lupa. Dalawang 200K yun, yung alam ko eh. Yes, tama. Kasi pinahabol pa yung isang ano, di ba? 100 hectares. Oh, ayaw ko na ito. 100 square meter. Di ba ang 200K, ano? Di ba dalawang ano to? 200 square meter? 400K yun dapat. So, yan. Di ba 400K? Halos kalahating million na lupa. Tapos, yun nga. Grabe. Ibig sabihin, nasa 1.2 na pala to. Oo, 1 million. Grabe. Nakalista po sa atin mga kalingap. Kasi malaki naman kasi talaga itong bahay. Grabe.
Dito hindi na nakakagulat yung kaya sabi ko sa'yo, pag kung talagang... Eh, lalo kaya po, makita mo, luxury materials, baka mag 3 million talaga. Kita kami dito, para di kami makita. Lalo na kung gagamitin talaga. Abot talaga yan sa tingin ko mga 2 million. Pwede, pwede. 2 million yan. Oh, de, kasi galing. Naman dito, kasama naman kasi yung lupa. Hmm. So kung alisin natin yung lupa, minus 200, nasa ano pa lang siya? Minus 400, nalilito si Kalinga Prab. 400 kasi di ba 100 plus 100 square meter. Eh ang 100 square meter is 200,000. Eh dalawang 100 square meter. Medyo hiwalay lang kasi binili. Nasa mga 800. So guys, ayun 800. Mas sa 1.5, ano na yan, kayang ma-finish yan. Ah, 1.5, finish siya. Finish yan. Tapos yung sunod, yung mga galing ni Supermac, architectural, yun na talaga yung pampamahal. Yun pa yung pampamahal. So yun mga Kalinga, kasi pintana. Di pa nga kompleto yung labor dito. Tiyo mo, isa lang yung nasa labor dito. Guys, mga Kalinga, yung nasa labor dito, isa lang yung nailista ko, yung 37,000. Eh, ilang linggo na po ito. Kada linggo, ang labor namin nasa almost 30 to 40. So kulang pa to ng mga siguro nasa 150K, mga ganun sa labor. Kulang pa to. Di ko pa naisama dito. Kaya yun nga po, nasa 1 million na siyang nagastos natin. Pero yun lang naman, madali na yan. Pagka minis na yan. Kasi yun na lang talagang hassle sa amin yun. Pag, ano na ulit yun eh, poste halo. Grabe ng bahay po ni Beyonce po, di po biro talaga mga Kalinga. Tama. Tsaka pag... Di talaga biro, kasi di ba halos... Halos lahat nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Kaya nga yung iba nagpupunta sa ibang bansa. Tapos yung iba halos kahit ilang taon na sila sa ibang bansa, hindi pa rin sila makapagpagawa ng bahay. Kaya napakaswerte talaga ng mga angels, ng mga natutulungan ni Kalinga Prab. Dahil parang ano, parang sa isang iglap, nagkabahay kaagad sila. Kaya talaga napakaswerte ng mga natutulungan ni Kalinga Prab. Pag nakita mo yun sa taas, talagang malaki. Hindi man talagang buong galing kay Kalinga Prab yan, galing sa mga sponsor, sa mga nagmamahal sa mga angels. At least si Kalinga Prab yung naging daan. Maliit kasi dito pag nasa baba lang, pero kung titingnan mo sa taas, napakalaki niya. Na letter L yan din yung pag ano, pinaka-estate. Kaya nga eh. Eh mga Kalinga, yung update po sa bahay ni Beyonce, ano? Ang dami nila ngayon kasi kailangan na nila itong madaliin, and especially yung bukos, kailangan din ng mga manpower. Kaya yun, sige. Salamat insan at pasabay naman ito yung bahay ni Brother Paz. Ano? Okay naman sila doon, may bintana na. May kisame na pati. May kisame na, may ayos. So, dalawang babae pong pinagsasabay natin ngayon. Kaya yung kay Makmak nga, na-hold pa. Ano? Pero okay lang naman yun. After nito, malapit na din yung sayo. Kayang-kaya. Kahit naman ni Supermak. Talaga ni eh, tatlo dapat yan sabay-sabay eh. Medyo na-hold pala yung kay Supermac, kaya dalawa na lang kay Brother Paas, tapos itong kina Beyonce. Tsaka may tutulugan pa naman. Tsaka lagi naman din ako nasa barracks. Kailangan mo itong taungan din eh. Malaking tulong na rin pala ito. Malaking tulong. Poso. Kasi nilipat namin yun. Yan na yung poso. Kasi dapat makasakop yan ng bubong ng dirty kitchen na yun. Hindi pa pwedeng naka-open. Tsaka itong ano. So, thank you mga Kalingap, and punta po kami kay Beyonce at bisitahin po namin siya. So, insan, salamat. Oh. Thank you, thank you. Yung bigas, nandun na. Nagsusulong, Edo. Hello. Apo. Pinagawa mo dyan. Nagbabahog ka? Tulungan lang kita. Nagbabahog, nagpapakain ng ano, ng... Nagpapakain, nagbabahog. Ano po? Pinapaligwa mo lang ba yan? Opo. Talaga si Edo. Naalis lang po yung antae. Yeah. Tapos na kaya natin itong buong planggana. Hindi po yan. Sige na. Oh. Ano ba kayo dyan? Makakangamoy baboy po kayo dyan. Ikaw nga, di nahiya eh. Okay lang yan. Mm-hmm. Uy, anong gusto niyan? Kukit naman ang alaga mo. Kukit ang alaga mo. Maligo ka na eh. Maligo ka na. Para ba ito maliguan? Ito lang. Thank you.
Uy, lagay na po pala ng chika ng kayo. Nahilag. May kakatayin natin sa sunod. Kakatayin natin sa sunod. Ano po yan? Ano na po? Kaso po din. Saan tayo pupunta? Upo po muna. Papasok ah. Layat ang tao dito ah. Meron din. Nagtatago. Masa loob po sila ako. Dilim, teka lang. Ano nga buwa ilaw niyo dito? Papo ako ano. Dito ka na lang. Huwag kayo magparal. Busog pa ako. Merienda po. Ako, gulat naman po kasi kayo. Hindi kayo nagsabi nga pupunta kayo dito. Bakit? Bawal ba ako dito? Hindi po nag-chat. Lagi nga siya dyan eh. Hindi po nag-chat po sana kayo. Okay lang yun. Hindi ka na nasanay. O, di ka na nasanay. Lagi nandiyan si Edo. Hello po. Ayun. Hello po. Hapon po. Hello po. Hindi ko yung dito ngayon ah. Parang wala pong dito ng ano. Parang ang tamlay dito sa bahay nyo ngayon. Simula nang natapos yung birthday. Pagod pa. Mga pagod. Sabi mo nilinis. Grabe. Oo. Lahat ano. Naubos ang lakas lahat simula nung pagka-birthday. Oo, kasi yung ano, kagigising lang. Ay, baby masaya. Ayun, lumiwanag ano? Din. Ayan. Isang baby. Ubus na naman po kayo dito. Ayos lang. Ayos lang. Nag, ano yung ano, huh? Kahapon na nakalibig sa yun. Lagi ba? Ay nako, kailangan na talaga nating madalhin yung bahay. Lagi ba? Huwag po wala kayo. Sige lang. Ano pa kung merindahan. Sige lang po, okay lang. Nagbagyo ba kaya nasira yung likuran? Ha? Nasira yung likod nila. Likuran ko saan? Sabi di mo, nag-lagi ba? Lagi ba yung ano? Ano ba yun? Paalam ko. Ha? So ano? Kumusta ang bear ano? Ang 17 years old. Dati lang Beyonce. Po. Ha? Dati lang yun. Ang dati lang. Walang nagbago? Yung edad. Ha? Yung edad mo. Maraming tumingin si Edo ah. Nakita niya ba ang tingin ni Edo? Yung edad mo. Bakit ito mo? Bakit ito mo sa... sa ibang tao. Dati ka lang din. Sa akin. Dati lang din. Wala. Siya nga pala, di ko nakakita yung ano mo ah. Di ko nakakita yung... yung... tanda. Yung sing-sing! Nasaan yung sing-sing? yung tanda. Yung binigay ko sa'yo, nawawala. Ay, nandiyan naman eh. Ay, grabe. Kala ko wala. Tatampo sana ako ng konti. Ha? Hindi ko po ito mawala eh. Hindi mo mawala. Makaisa. So may kinilig ang ano, Beyonce. Oh. Buwan lang, wala na yan ha. Oo. Oh. Hmm. Buti kung ganun. Ganun ako. Hindi ko ito hinubad. Hindi hinubad? Hindi. Hindi nga daw niya hinubad eh. Pero hindi pa mawala. Kasi makakalimutin pa ako. Kaya nga eh. Pag hinubad mo yun, baka sumad, wala na yan. Alam ko na yun eh. Ano na po yung ganda. Ang ganda na ng ngipin ni Beyonce, no? Ang ganda niya ng ngiti niya. Pero minsan, ano, parang naging nasanay na tuloy siyang ano, tinitikop niya agad ang bibig niya. Pero ang ganda na ng ngiti niya. Ano na po yung ganda. Ay! Ito. Ganda. Ganda.
Ano? Kumusta ka? Alam. Ha? Ano lang po kami. Nag? Papaks po kami nung ano sa'yo para sa ano. Sa ano? Hindi po namin sa PE. Kaya po pag minsan natulog. Tulog ka. Kaya pala. Kaya pala, hindi. Hindi mo na nang message. Tulog. Ano nga pala, kumusta yung ano mo sa birthday mo, yung celebration? Anong masasabi mo dun, ha? Masaya. Masaya po, birthday, sobra. Ha? Masaya sobra. Sobrang ako nga na nagpapasalamat sa ano, nag-sponsor po na tapos sa pinakayaran po. Ano pa? Anong pinaka na gusto mo dun? Pag-ibig sa akin. Lahat naman po eh. Ha? Lahat po. Lahat po yun? Kasi na-experience po yun. Ano yung pinagsasabi mo dun? Ano pa? Ayong huli. Yung surprise ko. Nagustuhan mo naman ba? Ano naman? Takot ka lang yata dun eh. Sumablay pa ang pagkaan namin. Parang... fireworks. Hindi mo nagustuhan. Gustuhan ko naman po. Yung pinakalas. Yung pinakalas. Na-expect ko na yan. May ganun. Baka sinabi na sa inyo eh. Hindi. Natakot lang po ako sa ano. Malakas kasi na. Saan kasi na lang natutok yung... Kaya nga eh. Yung ano? Speech mo, ha? Ano yun? Mga tingin ni Edo, no? Nagsasabi mo doon, ha? Wala na po ako maalala doon. Gusto mong balikan ni Edo, eh. Totoo ba yun, oh? Nag-i-illusion lang ako nung narinig ko yun. Ewan ko. Nahiya na tuloy si Beyonce. Hindi ko alam kasi kung gising pa ako doon, eh. Ay. Hindi niyo po pala yung nakakalimutan. Ha? Hindi ko makakalimutan. Siyempre, nakakagulat eh. Tapos doon pa sinabi. Lakas ng loob mo. Lakas ng loob mo talaga. Tungka pa talaga. Siyempre. Pero... Naalala ko tuloy yung ano, yung sabi ni Edo. Yung in-interview siya ni Kuya Olive's TV na ano, sabi ni Edo doon, mas gusto niyang, gusto siya ng babae, o di ba? Lalo na in love si Edo kay Beyonce, ah. Ano sa'yo doon? Ay, nahihiya na si Edo. Mga titig ni Edo. Ano? Tinatawa na mula ako. Pinagluloko mo yata ako eh. Mukhang totohana na to, Edo, ah. Totoo. Siguro ramdam ni Kalingap JJ na medyo totoo na yung mga sinasabi ni Edo dito, no? Talagang gusto niyang balikan yung nangyari nung debut ni Beyonce. Totoo. Nakalimutan ko na nga po yun. Parang gustong kalimutan ni ano ni Beyonce. Parang ngayon siya nahiya. Tapos si Edo naman medyo tumatak sa puso at isip. Ayun si Edo, ah, medyo seryosohan na tayo, ha? Ah. Panoorin ulit natin dito para malaman mo ano pinagsasabi mo doon. Ha? Wala akong isip. Ay, atang sila eh. Parinig ko pa sa'yo. Seryoso ang Edo. Hindi ba ako dito? Wala eh. Wala, in-edit na yata ah. Ay, kukunti. Ayun na ako, mahihina. Sayang. Shit mo doon. Ikaw ba yun? Ha? Parang...
Naiya talaga si Beyonce. Pero ano, grabe. Tapos si Edo, halatang kinikilig, no? Sobrang ganda mo dun. Tama si Lolo, itsura ni Lolo. Kinikilig ang Lolo. Sige, sayo-sayo pa. Makanda-kanda pa. Please topic nga po. Bakit iniiwasan mo? Ano problema? Sarap nga balikan ni Edo eh. Pwede di ka makatingin. Namumula na si Beyonce. Namumula si Beyonce. Mukhang in love na ang Edo natin, no? Iyang kita ko si Beyonce rin. Ang kausap mo, nandito. Naya na si Beyonce. Ano nangyari sa'yo? Namumula. Tanong lang naman kita kung ano nagsunod dun eh. Kasi baka mag-expect yung fans. Alam niya. Ay nako, makita na ba ako sa dibu mo? Hindi na natanggal yung ngiti ni Lolo, tapos ni Kalingap JJ. Ay po ang bahala. Nakadalawang birthday ka naman nun eh. Nakadalawang birthday ka rin naman nun, di ba? Hindi yun, pang 18 mo yung pangalawa. Pang 18 daw yung pangalawa. Talaga alam mo, okay naman na yun eh. Huwag ka magmadali, Edo. Hindi nasa dibo mo. Alam mo, napahirapan lang natin na isa-tos na pag-alit. Di ba, ibig sabihin, alam nila may mutual feelings na sila, MU na sila, o di ba? Pinapahirapan lang natin sarili natin eh. Alam mo, napahirapan lang natin ay sa pag-alit. Taste ng taste, no? Taste lang. Ano? Ano po ba ang iniisip mo? Nagtaranta ka na naman dyan. Natagulat po kasi yung minaan niya na naman. Please topic na muna po. Ano ito? Gusto ba? Ano pang gusto? Hindi po ako ready po. Change topic na daw. Hindi pa daw siya ready. Please topic na muna po. Ano ito? Gusto ba? Ano pang gusto? Hindi po ako ready po. Ano ba gusto mong pag-usapan? Hello, nasad naman ako rito. Grabe, nakakawa naman si Edo. Tinitsura ni Edo ha. Tinan nyo ha. Pag-usapan. Nakaka-heart. Para nasaktan naman tayo dito para kay Edo. Kasi nga, diba, napaka energetic, napaka, ano ba, mas magandang ano, parang ang gana-gana ni Edo makipagkwentuhan about sa nakaraan, yung dibo ni Beyonce, balikan yung mga alaala na mga sinabi ni Beyonce, nagpapakilig sa kanya, tapos si Beyonce parang gusto niya change topic. Nalungkot ako dito kay Edo. Ayan, change topic na talaga. Daling ko na ulit yung pasalubong namin. Shout out po kay Tita Mel Baganedig, yung nag
nag-ano nito. Diba? Change topic na nga. Yung tipong ano, yung tipong kung ikaw, gustong-gusto mo yung topic kasi medyo kinikilig ka. Tapos, basta. Ayan, bali hindi na natin isasama yan pag unboxing nila. Thank you sa sponsor na nagbigay. Talaga namang hindi pa rin naihinto ang blessings na natatanggap ni Beyonce, ni Edu, at ng ibang mga nabibigyan, di ba? Beyonce pa na kayo dun. Makanda na po yung merienda. Anong meron dyan? Yes. Okay. Merienda time. Thank you. Thank you. Plant. Ay, salamat. Wow. Royal na puti. Royal na puti daw. Lagi na lang may ganyan ah. Yes. At, parang gusto mo ako magkasakit ah. Hindi naman, may tubig naman yun. Pinapain mo sa... Ha? Salamat. Ikaw din. Ikaw rin, kumain ka. Baka napagod ka magpakain ng sababoy oh. Hindi. Hindi ka na naman kumakain yan. Ang sinasabi ko sa'yo ay... Bihira. Nagpapagutom kang masyado. Kaya numinipis yung pisngi mo eh. Maliit nga. Ano na, medyo dalaga ng tingnan si Beyonce ngayon kumpara noon, di ba? Napansin niyo ba, nung unang-unang pinuntahan ni Kalinga Prab si Beyonce, medyo mo na i-pace pa siya. Ngayon, tingnan niyo naman, dalaga-dalaga na, no? Mapayat ka. Kasi ko na lang po lagi yung nagdi-discutahan niya. Ano nga ako. Tingin niya. Ganda-ganda si Beyonce, si Edu kay Beyonce. Wala na baga, wala na umawakan. Gigil yan. Medyo bumawi si Edo. Kanina medyo nang hina na siya eh, di ba? Kasi change topic. Ngayon, okay ulit tayo. Full charge na ulit. Kaywa din. Kala mo ha, binawian ka tuloy ni Beyonce. Sweet. Kala mo ha. Wow. Ang cute ni Beyonce. Uy. So ano? Sama ka muna sa amin. Ayoko? Huh? Ayoko. Grabe naman ito. Grabe naman. Hindi mo muna ako. Sige na, please. Ang cute. Sabado naman bukas eh. Okay lang yan. Alam mo, bilis lang naman kasi pag mabili na rin yan. Parang oras lang. Kulang na kulang para sa akin yun. At siyempre gusto pa kita makasama. Pwede naman kita ipaalam kala ano, kala mama mo, kala mami. Ano daw mami? Saka ay parang ano ah, parang wala lang ah, mukhang talagang mami na yung tawag ni Edo kaya no sa mama ni Beyonce kasi hindi nag-react si Beyonce eh, di ba? Ano naman ako doon? Lagi na lang ako dito pumupunta. Tagal mo nang di natutulog doon kala Joe. Maraming. Uy, na-miss ni Edu. Kasi pag pupunta si Beyonce kina Joy, kahit papano, nagbabanding-banding sila, no? Ang tagal mo nang hindi natutulog doon kina Joy. Kasi ano, ginagawa dito sa bahay. Ano na pumayan, baby. Ngayon lang naman. Baka hindi ako pwede po ngayon. Bakit naman? Katapos po nito, makaano din pa ako puntang pagbuwan kasi may gagawin po kami ng ako klasik. Saka lang. Paano po katapos ko? Pwede ka na. Gusto mo,
Sabi ka lang sa akin, tutulungan sundin kita dito. Ha? Hindi po, kasi gabi na, gabi na. Yes. Walang gabi. Walang gabi. Walang kahit ano pa yan. Kahit parang oras. Kahit alas. Totoo na yan, totoo na yan. 12. Ang gusto mo. Hindi naman kita. Basta ikaw. Diba? Kaya niyo pa sa susunod pag may times. Susunod? Kailan kaya yung time na yan? Mabawi po ako sa inyo. Kasi kayo na lang po lagi yung nang pupunta dito. Yes. Si Biancy naman uli yung pupunta sa bahay nila Edo. Surprise visit. Ito ko yan. Hindi ka na naman sigurado. Ano ba yan? Pangunan nyo. Inagulo ko mo ko dito eh. Hindi ako visit. So surprising din po kita. Kaya nang ginagawa. Nagugulat ka. Ay, supunta yan kina Edo. Abangan natin. Ano yan? Fake news yan. Lagot ka Edo. Oh, sige. Saan ko na lang yan. Parang nagbigay lang ng assurance si ano no si Beyonce at humingi lang din ng assurance si Edo na makapagbanding pa rin sila. Wait, wait lang. Basta ano? Ano na ako? Parang ayaw pa umalis ni Edo eh, no? Paalam ka na. Bye-bye. Bye naman. Ganun lang. Paalam ka na, bye-bye. Wala pang mas fit dyan. Thank you po saan. Wala lang. Wala pang iba. Iba. Tsaka ano, thank you din po pala ulit sa sing-sing. Huwag na huwag magkawala yan, ha? Hindi po. Galing niyo po bumili. Saktong-sakto po saan. O, diba? Ayan. Kaya yung mga NC fanatics, maging panatag lang tayo. Sakto-sakto sa'yo. Sakto. Sakto rin sa akin. Bagay talaga, oh. Bagay yun. Bagay sa'yo. Bagay sa'yo. Bagay sa'yo yun. Ayun, bagay sa'yo yun. Bagay din po sa inyo. Ay, Vera. Ah, siguro yung bracelet na suot ni, ano, bigay din ni Edo. Papaulan tayo dito? Sinisira ako. Sinisira ako. Tumayata ako mano. Nakastan. Tara po doon sa loob. Hindi ka ba niya magpat... Ba't natataranda ka na naman? Bad. Parang ba? Bumulos mo. Bad. Ang tumay mo. Ano po na po yung mannerism pag kinakabahan? Bakit ka na makakabahan sa akin? Pag kinakabahan na daw, ibig sabihin in love na. Nahiya na. Hindi ko po alam. Kinakabahan na po sa inyo. Kinakabahan na, tumitibok ng puso ni Beyonce kay Edo. Kinakabahan na siya. Kinakabahan na naman. Nagugulat so, ako sa mga sinasabi. So, gigit ko dati nawala, tapos bumalik ka naman. Bakit? Kailan ka ba masasanay? Kailan? Ha? Kailan? Next year? Next year? Pag ano na? Pag okay na? Pag mas nakilala? Pag mas... Sanay naman na po ako sa inyo. Anong disyem ko na tayo po? Tumay ka nga dito. Ha? Ah.
Mga sinyasan nyo na naman eh, no? Sasabihin pa po kayo? Ang masasabi ko lang ay... Ano? Ano po? Paiwan na lang ako. Malay nyo, nagpaiwan talaga dyan si Edu. Sorry. Ayaw mo yata akong makasama dito. Malambot dito ang ano. Total, ayaw mo naman sumama sa akin. Ako na lang kaya dito sumama sa'yo. Ang gulong eh. Parang ayaw pa nila maghiwalay. Ano pa namasin yung dimple mo? Sumasakit yung... Hindi ko makinila, nadadala ako. Nadadala ako sa'yo. Grabe, yung dimple na yan. Parang nalang pa namapansin niyo. Sakit sa ano? Sisiraan ako din. Sisiraan. Babasa ka na. OMG! Babay. Ingat po kayo. Babay. Babay. Hatid ko na po. Hatid mo ako? Tara. Siguro dami nakaka-relate sa ganito, Ikseda, no? Siguro halos lahat nakaka-relate sa ganito, Ikseda. Yung tipong... Wala pa kayong linaw na talagang kayo, may gusto. Tapos, yung MU pa nga lang. Tapos, yung magpapaalaman na, na halos ayaw pa maghiwalay. Grabe, parang pinaka. Kasi, nung after ng dibo ni, ay, dibo. After ng birthday ni Beyonce, ito yung una nilang pagkikita, diba? Parang mas na-inlove si Edo kay Beyonce sa mga narinig, sa mga sinabi ni Beyonce. No? Grabe. Sama mo. Bye. Bye. Sige na. Babay na. Kanatid ko na mo kayo. Pero andun yung excitement natin na kapag naging sila na ayan, maghahag na sila. Para mas nakaka-excite tuloy, no? Sa kanila kasi wala pang ganyan-ganyan. Kaya mas andun yung kilig. Para hindi nyo kamis. Para di mo, miss. Okay. Paano yan? Namiss niya agad kita. Gusto ko lagi. Nakikita. Para di kita mamiss, samahan mo na lang ako. Okay. Ayan, hanggang dyan nila ating kunting share-share na medyo humaba na talaga.